Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa muli nating pagtuklas sa mundo ng sining? Halika, samahan ninyo ako at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang landscape painting. Ngunit bago tayo magsimula, magbalik-aral muna tayo. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ito ay isang teknik sa pagkukulay na nagpapatunay na ang tubig or watercolor at langis o crayola ay hindi nagsasanim. Ang tamang sagot ay crayon resist. Ano-anong mga panlabas na anyo ng mga hayop ang nakadaragdag ng kagandahan sa kalikasan? Maliban sa ang tamang sagot ay damdamin. Sa paggawa ng crayon resist technique, ano ang nangyari nang ipahid ang watercolor sa ibabaw ng crayola? Ang tamang sagot ay hindi tumalab. Ano ang tekstura ng hayop na tama raw? Ang tamang sagot ay magaspang. Ano-ano ang mga katangian ng mga hayop na nagpapayaman ng kalikasan? Ang tamang sagot ay lahat ng nabanggit. Tapos na tayo sa ating balik-aral. Dumako naman tayo ngayon sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Ang pagpipinta ng isang tanawin sa iba't ibang oras ay mapanghamong gawain. Ang mga larawang ipininta ay naaapektuhan ng damdamin ng nagpipinta. Ang mga larawang may matatapang na kulay gaya ng dilaw, pula, at kahel ay nagpapahiwati ng damdaming masaya. Ito ang ilang halimbawa ng mga larawang nagpapakita ng masayang damdamin. Ito ang mga larawang ginamitan ng mga matatapang na kulay, gaya ng kulay pula, dilaw at kahel. Ang mga larawang nagtataglay ng madidilim na kulay gaya ng bughaw, lunti ang bughaw, at lilang pula ay nagpapakita ng kalungkutan. Narito ang ilang halimbawa ng mga larawan na nagpapakita ng kalungkutan. Ito ang mga larawan na ginamitan ng madidilim na kulay. Tapos na tayo sa ating aralin. Ano na ang damdamin ang ipinapakita kapag gumamit ng matatapang na kulay? Tama! Ang damdamin masaya! Ano namang damdamin ang ipinapakita kapag gumamit ng madidilim na kulay gaya ng bughaw, lunti ang bughaw, at lilang pula? Tama! Ang damdamin malungkot! Kayo para sa ating unang gawain. Gagawa tayo ng landscape painting. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan: bond paper, lapis, pambura, paintbrush, watercolor, tubig, at basahan. Sundin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa. Una,
ihanda ang mga kagamitan sa ibabaw ng mesa. Ikalawa, umisip ng oras na gusto mo. Ito ba ay maliwanag o madilim? Ikatlo, kung gusto mo ng maliwanag o damdaming masaya, gamitin ang mga kulay na dilaw, pula, at kahel sa pagpipinta. Ikaapat, kung gusto mo naman ng madilim o damdaming malungkot, gamitin ang mga kulay bughaw, dunti ang bughaw, at tilang pula sa pagpipinta. Ikalima, maaari ninyong alalahanin ang mga kombinasyon ng kulay na ginamit ng mga Pilipinong pintor na kilala sa pagpipinta ng tanawin kaya ni Fernando C. Amorsolo, Chonamar Salvosa, at Felix Hidalgo. Kaanim, gumuhit ng mga tanawin na nagpapakita ng sarili mong estilo. Halimbawa, ilog, dagat, bukirin, dalampasigan, o mga tanawin na makikita sa inyong lugar. Ikapito, gumamit ng watercolor o poster paint at brush sa pagpipinta. Ikawalo, pagsamasamahin ang mga kulay upang maipakita ang harmony nito. At para sa huling hakbang, patuyuin at lagyan ng pamagat ang iyong likhang sining. Tandaan mga bata, ang harmony sa kalikasan ay maipakikita sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga kulay sa isang larawan ng tanawin. Naipahahayag ng pintor ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng mga kulay na ginamit sa pagpipinta. Ang kulay pula, dilaw, at kahel ay nagpapakita ng masayang damdamin, samantalang ang bughaw, lunti ang bughaw, at tilang pula naman ay nagpapahayag ng malungkot na damdamin. At para sa ating huling gawain, iguhit ang masayang mukha kung ang kulay ay nagpapakita ng masayang damdamin at malungkot naman kung nagpapahiwatig ng malungkot na damdamin. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para sagutan ito. Narito ang mga kasagutan. Isa na namang aralin sa mundo ng sining ang ating natalakay ngayong araw. Lagi nating tatandaan na ang patang malikhain may angking galing. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata, paalam!